sir, alam po na pong mag-upload ng file, alam po na pong mag-create ng file, alam po na rin pong mag-organize ng files natin. Ang gusto ko na po, sir, i-share po naman po yung files sa mga co-teachers ko, sa mga estudyante ko. So how do we share files? When we share files, meron po tayong dalawang way para po mag-share ng files. Ano po yung dalawang way na yan? Pwede po tayo mag-share ng file sa mga specific na tao, okay? Siyempre po through their email accounts. And po pwede rin po through the link, okay? Using the link, po pwede rin po yan, okay? So how do we do that? Dalawang ways para po ma-share. So halimbawa po, meron akong file na ginagawa. Gusto ko na makapag-collaborate sa iba pang mga teachers. Halimbawa po, ito pong ating... So for example, this document. I want this particular file to be collaborated to or to be shared to other teachers. Okay, so anong gagawin ko? I'll just simply select the file. File, muna tayo. And then right-click ko po siya. And then hanapin ko po yung share. So yung share po natin na feature, ginagamit po natin to para makapag-collaborate din po sa iba pang mga teachers or sa mga estudyante po natin. Halimbawa po, may gusto tayong isend na file sa batang to, po pwede po. So dito po sa atin pong sharing, meron po tayo ditong dalawang way. So sabi nga po, through specific people or through link. Sir, paano po yung through specific people? Kung hindi naman to para sa, kumbaga for viewing ng lahat ng tao, gusto mo lang to para kay ganito, sa isang tao, then po pwede po. Dito po natin yung gagawin. So alam po, ibibigay ko lang po itong file na to kay Maestro Johnny Kaagapay. So ito po yung kanyang email ad. Halimbawa, Maestro Johnny Kaagapay@gmail.com. So halimbawa po, ito po yung Gmail account ng atin pong pagbibigyan or kung kanino po natin i-share. So ayan po siya. So siya lang po yung makakatanggap nito. At ano po yung pwedeng gawin or hanggang saan yung pwedeng i-access ni Maestro Johnny Kaagapay@gmail.com or yung taong pagbibigyan po natin. Meron po kayo tatlong options. Po pwede po na yung taong ilalagay niyo dito, sir, po pwede po bang marami? Yes, po pwede po. You just simply have to copy paste or type po lahat ng mga email address po ng mga tao na gusto niyo pong pagbigyan. So ginagawa po natin ito pong dito sa taas, yung sharing, kapag gusto po natin i-share yung file and folder sa mga piling tao lang po. Okay? Na hindi lahat ay po pwede maka-access. So once that we have put all their names or email address here, you just simply select ano po ba yung kaya nilang gawin. Viewer lang po ba sila? So pag viewer po, makikita lang po nila yung file. Hindi po nila pwedeng ma-edit yun. Pwede po nilang ma-download yung file pero hindi po pwedeng ma-edit. Pag commenter naman po, po pwede yung mag-comment. Halimbawa po, yan po ay Google Docs din. Pwede po siya mag-comment ng mga, halimbawa, kindly change this one or this one. So yun po, pag-commenter. Pero pag editor naman po, then that particular person or group of people na pinagbigyan niyo po pwede lang ma-edit mismo yung file. So makikita niyo naman po kung anong klaseng editing yung nangyari po doon kasi meron naman pong history. Okay? So you choose viewer po ba yung pagbibigyan natin, commenter po ba yung pagbibigyan natin, or editor po ba siya. Okay? So halimbawa po, editor natin siya, then you can type here a message. So kindly look on this file and edit it. Then once that you are done with the message, you just simply click send. So once na naklik po natin yung send, so napansin niyo po, ito po ay isang Google Workspace account at deped.makati.com, at deped.makati.ph, and then sinesend ko po siya sa @gmail.com. So papansin niyo po na merong nag-pop up na message na share outside organization. So po pwede naman po, wala pong problema kung kahit na yan po ay from Google Workspace to another personal account, wala pong problema. You can still share that one. Okay? And automatic po, once na naklik na po natin yung send or share anyway, ay magkakatanggap po ng email po yung taong yun na you are invited to collaborate with this particular file. So dun po yan. Kaya po pag may na-receive po tayo mga email na okay, may file na sinend sa akin, pag kinlik po natin, may edit. Okay, so yun po yun. Yun po yung dahilan. Kasi po, binigyan po tayo ng access para mo ma-access po yung file yun. Sir, meron po po ba ibang way? Yes, po pwede rin po na ibang way. So halimbawa po, ibang way naman ay, halimbawa, yeah, want to share this file and then dito naman po through link. Halimbawa po, ito ay isang Google form or survey. Di ba po, syempre, ibibigay na natin sa GC. Doon natin sa send. So para hindi tayo mahirapan, pwede rin po na this way. I-click po natin dito. Through link po natin siya isa-send or isa-share. I-click po natin sa baba, change link, okay? And then we have here an option kung ano po ba yung, kung kanino po ba natin or ano po ba yung access. Kaya yan po ba ay restricted
Pag restricted po, ibig sabihin, ito lang po yung mga tao na ilalagay nyo po dito ang pwede po maka-access. Pag restricted po yan. Kung ito naman po ay file na pwede naman po ma-access ng lahat, you can click anyone with a link. Yan po. Pag anyone with a link, ibig sabihin, kahit sino po na maka-open ay ma-open po yung file. Or pag DepEd Makati naman po or within organization, yung mga tao lang po na within DepEd Makati organization or any organization na pareho po nila ng domain ang makaka-open or makaka-view ng file. So alam mo po, anyone with the link. And then, kahit na po nilagay natin anyone with the link, meron din po siyang tatlong options. Yung anyone, yung kahit sino po ba na yun, ay viewer lang po ba? Ibig sabihin po, pwede yung ma-view yung file or pwede yung ma-download yung file. Commenter po ba? Pwede po ba mag-comment yung tao na yun or yung mga tao na yun na makaka-access ng file? Or editor, pwede po ba ma-edit ng tao na yun yung file na yun? Okay, so again, option po. Ano ba po, since ito po ay Google form or survey form, so click natin viewer lang. So done. So then, you just simply have to, okay, pag ginawa po pala natin yan, balik natin, sorry. Okay, so ginawa natin anyone with the link, just simply make sure na i-copy po natin tong link na to. I-copy po natin yung link. And then, ibibigay na po natin yung link na yan doon po sa GC na kung saan po pwede pong ma-access na po. So once nakiklik po ng mga taong yun yung link, ay ma-redirect na po sila or ma-open na po nila yung file na yun. Okay? So that's how sharing works. So po pwede po siya sa mga tao, specific na tao, or through the link. Okay? Ayun po. Sir, paano po yung folder? Ganun din po ba yung way? Yes, ganun din po yung pag-share. I-right-click nyo lang po yung folder na gusto nyo i-share. Alam ba po, yung mga resource materials po yan, i-share nyo po, click po yung share, and then i-type nyo po dito kung yan po ay specific na tao lang na pwedeng pagbigyan. Ayan, sila lang po ba yung pwedeng pagbigyan? So, click po, and then ano po ba yung pwedeng gawin ng mga taong yun na pagbibigyan? Viewer po ba, commenter po ba, or editor? Okay, kung editor po, and then click na po natin send, automatic po makakatanggap po sila ng email na you are invited to collaborate or edit this particular file. Or, po, pwede rin naman po na kung hindi po yan, anyone with the link, ganun din po, link po ulit. Through the link, ang gagawin lang po natin ay, okay, click po sa baba, change, and then anyone with the link po ba po pwede ma-access yung folder? So, i-click po natin anyone with the link. Kunyari, para po sa mga estudyante po natin itong mga folder, yung mga files na sa loob ng folder, pwede po natin gawin yun. So, simply, ano po bang pwedeng gawin? Once natanggap na po ng yung link ng mga tao na yun, ano po pwede nilang gawin? Pwede pong viewer sila, commenter sila, or editor. So kung yan po ay file, maganda po siguro, mas maganda na ang piliin po natin viewer para po hindi po matanggal or ma-delete yung mga files na nandun. Kasi pag editor po, pwede po nilang i-delete yung file. Okay, so viewer. And then click po, done. Then, once that you have set it there, ang kailangan nyo lang pong gawin ay i-click po dito, you copy the link of the folder, and then ipipaste nyo na po yung link na yon doon sa GC nyo, sa Messenger, or kung saan po na pwede ma-access po ng mga tao na pagbibigyan po natin. Okay, so yun po yung atin pong sharing of files and folders. Okay.